Ay, kita niyo po dyan mga kapatid, no? Ito nga po yung nire-reklamo. Nagsisisigaw, no? At dumating nga po, pinalo nung customer. Ito pong isang staff sa laundry, no? Sa laundry shop. Ituro mo! Ayun, no? Sa dulo. Asan? Lumakad ka! Lumakad ka! Dito! Lumakad ka! Lakas! Uy, huwag na doon yan! Lumakad ka! Dito na si Dan? Ano? Turo mo! Dito. Yan pong naka-red na bag. Yan po yung kanilang inireklamo, mga kapatid. Okay, si Andin Dolorfino, siya po yung sinisigawan. Grabe yung video, no? As in talagang galit na galit. Galit na galit siya, attorney, no? Hmm. Na dumating pa sa point na nanakit. Hinampas niya yung itong staff po ng dyan po sa laundry shop. At saka yung sigaw niya may gigil, eh. So talagang bakit kaya? Hindi lang po doon sa video, meron pang isang naganap na insidente bago yung dito sa laundry shop. So may makakausap din tayo na isa si Sir Pretty Boy. Siya yung isang rider. Alamin natin kung ano yung storya ng rider. So madami pala siyang nasaktan, no? Hindi lang yung si nasa laundry shop. Ma'am Andin? Hello po. Good afternoon po. Ma'am, so kayo po yung nasa video na sinisigawan ni Kimberly Vailoses. Yes po. Closing po kasi ako niya nung Sunday. Mga 6 p.m. po, naglilinis-linis na ako nun. Bakit galit na galit si Ma'am Kimberly? Sa totoo lang, ma'am, yan rin po yung question namin talaga. Kung bakit siya nagalit sa amin ng ganun talaga. Kasi nung pumunta po yan nung Sunday morning, okay po siya. Nakatawa siya, okay siya nung dinrap niya yung laundry niya. And then, ang sabi niya sa akin, kasi ako yung nag-receive ng laundry niya eh. Ang sabi niya sa akin is, ite-text na lang daw siya. Kasi ang inano ko sa kanya is, balikan niya nung next day po. Kasi yung process namin is, 24 hours po yung interval ng service namin. Nagpa-full service po siya. So, nag-request siya na ipapaano niya, ipapa-text na lang daw siya kapag tapos na. So, okay na po yun, umalis na po siya. Tapos, mga 20 to 30 minutes, siguro maya-maya lang po nun, bumalik siya. Lumapit siya sa akin, nagpo-fold ako, sabi niya, ate, magbabayad na ako. Doon, hindi ko pa po siya, tinignan ng mga ayos, hindi ko pa na, niya, na irritable na siya. Nung dumating kami sa counter yon, nung sinabi ko sa kanya yung presyo, medyo ano na po siya, medyo iba na po yung timpla niya, ganun. Na ano namin noon, nung hinampas niya na po ito. Nilok niya pa to eh, nung kumain. Kasi ito po, regular customer daw po namin yon. Tapos, nagsi-self-service. So ito, medyo ano po kasi siya sa mga customer. So nakikipagbiruan niya. So ganun talaga yung ano namin. Bakit siya ganun nagali? Tapos hinampas niya. Sige ma'am. Yun. Yung kasama niyo po, nasabi niyo ay hinampas din ni Ma'am Kimberly. Kasama niyo po siya dyan, tauhan din yes, po siya ng laundry shop. Rider namin. Ng laundry shop. Yes. Okay. At sabi mo, nagbago ang timpla ni ma'am nung sinabi niyo kung magkano yung bayad. Nung ano ma'am, nung doon ako sa counter, para na siyang irritable, parang ganun po siya. Magkano po ba ma'am yung bayad sa laundry service? Ano ma'am, 210 po ang isang full service po namin. Hindi po siya nagbayad nun ma'am, kasi nung hinampas niya to, tapos nung minura niya, nung pinagduduro niya kami, kasi nung hinampas niya po to, tapos minura, dinuro niya po ako eh. Sabi niya, huwag kang magsalita. Tapos yung isa kong supervisor na nandyan rin, sabi niya, ikaw rin, huwag kang magsasalita. Sabi niya ganun. Tapos magbabayad siya dapat na inukuha niya po sa akin yung number. Eh, yung po namin is QR code kasi diretso po yun sa banko. Sabi ko, ma'am, wala po kaming number, code lang, sabi kong gano'n. Tapos, umalis na po siya. Bago siya umalis, sabi niya, may mga problema kayo dito, sabi niya gano'n sa akin. Umalis po siya, bago po siya lumabas ng laundry shop namin, pinagmumura niya pa kami bago siya umalis. Okay, hanggang ngayon, hindi niyo talaga matukoy kung saan siya nagalit? Yes, ma'am, kasi baka mamaya po, irritable na siya sa labas, tapos parang kami lang po yung napabuntunan, parang gano'n. Ang sabi niyo sa researcher, nakapagreklamo na kayo sa barangay? Yes, ma'am. Kasi nung gabi po na yon, nang nagwala yan siya, hinabol po siya ng lady guard namin tsaka nung rider namin eh. Tapos kasi papapulis po talaga namin siya. May police car po kaming nakita doon banda sa may
taas, yun po yung nagdala sa amin dun sa police station. At nag-blotter kayo? After po nun sa police station, dinala po kami sa Plainview. Isisettle po kami dapat dun. Pero during po ng process ng pagpapablotter namin, hindi po siya nakikipag-cooperate. Hindi po siya nagsasalita, nakatulala lang siya. Kung may sasabihin man po siya, iba. Kaya yung iba-iba po yung sinasabi niya. Kaya yung araw na yun, ang iniisip namin, para siyang wala sa sarili or nakakaano siya. Ganun. Hindi talaga po namin alam kasi hindi siya nagsasalita. So ikaw, no, yung nakita sa video, hinampas ka niya sa may braso mo. At yung ginawa kay Pretty Boy galang sa inyong rider, saan siya hinampas? Sa mukha? Dito, dito. Sa braso? Balikat? Opo. Okay, opo. Sige. Mambalik tayo po dun sa bago po siya dumating ng gabi na po na yan. Ha? Kasi kami, nagulat kami lahat dun sa ginawa niya. Tapos, nag-desisyon ako na hindi na namin i-cater yung laundry niya. Kasi bigla na lang po siyang nanakit, hindi namin alam. Kasi kami, nagbibigay kami ng service sa mga customer. So, inaano namin, parang alam niyo po yun, parang na-offend kami or na bakit. Ganon, na bakit kami minagmumura, bakit siya hinampas. Pero regular, regular niyo siyang customer, tama? Mga mga 2 months na. Nagsiself-service po siya. Doon sa 2 months na yon, wala namang ganong insidente? Wala naman po. Ngayon yun lang? Sunday na yon. Nako, ano kayang meron nung, anong date ba nung Sunday? 13. February 13. Bisperas ng Valentine's. Makakausap din natin yung desk officer ng Barangay Plainview Mandaluyong kung saan nga daw po unang dinala. Ito pong si Ma'am Kimberly at siya kasila Miss Anlin. Makakausap po natin sa linya attorney si Mr. JV Cabintoy. Mr. JV? Magandang hapon po. February 13 po, Sunday night, sa ganap po ng alas 10 ng gabi po ay pinunta po sila sa aming barangay po. During that time po kasi, si Ma'am Kimberly, so sila ma'am na yung complainant po natin ay gusto ng assurance na si Ma'am Kimberly po ay hindi na muling gagawa ng gulo sa laundry shop nila. So yun po kasi yung pinaka gusto o pangunahing kagustuhan ng complainant namin na nung pumunta po sila sa barangay namin na yung assurance na hindi na po magugulo si Ma'am Kimberly. So, gaya po ng sinabi ng complainant po natin ni ma'am ay si Ma'am Kimberly po ay kinakausap po namin. Tinatanong po namin kung saan siya nakatira at kung ilang taon po siya. So, hindi niya po kami nasasagot. So, nalaman lang po namin yung totoong pangalan niya at yung kung saan siya nakatira dito sa Mandaluyong nung hiningian po namin siya ng ID. So, nag-present po siya sa amin ng dalawang ID. So, yung isang ID niya ay sa Bataan pa at yung pangalawang, yung vaccine card niya po o vaccine ID ay naka-address po dito. So, nung nandun kayo at nandun si Kimberly, wala talaga siyang kwento sa inyo kahit na ano? Hindi ba siya ng gulo? Wala na ba siyang sinabi? Wala? Ayaw niya po kasi umuwi nung gabi na yon, nung tapos na po makapagpa-blotter yung complainant po natin. Ano ba siya? Tahimik po siya during, yun po, nung nasa barangay po namin siya, tahimik po siya. So, hindi po siya nagsasalita. Ay, hindi na siya galit, katulad nung nasa video? Hindi po. May time po naiirita siguro po siya sa tanong namin. Doon po siya nagagalit. Like, nung saan ka nakatira, nagalit po siya sa amin. Tapos, nung ito-turn over na po namin siya sa barangay nila, pumunta po siya sa lamesa ng desk officer na which is hindi po namin pinapaupuan kahit sa mga bantay-bayan po namin kasi po, nandun po yung mga blotter. Opo. So, hindi po namin pinapaupuan yon kahit sa mga bantay-bayan namin. Doon po, pumunta siya doon, tapos anong ginawa niya? Doon po siya umupo. Sabi niya hindi daw po siya aalis. Pero dyan po sa inyo, wala siyang sinaktan? Ayun po. Ito lang po yung nangyari na inano po siya ng bantay-bayan naming babae. Kasi po, hindi po namin siya sinikawakan kasi po babae siya. So, ang dapat po na mag-a-assist sa kanya para lumabas, para ihatid siya, ay turn over siya sa kabilang barangay, ay bantay-bayan din po na babae. So, yun nga lang po, nagpupumiglas po kasi si Ma'am Kimberly at ayaw niya pong umalis. Nasaktan niya ba itong nag-a-assist yes, sa kanya? Yes po, natampal niya po sa labi yung bantay-bayan na. Saan po tumama? Sa labi po. Sa labi nung nag-a-assist sa kanyang babaeng bantay-bayan. Opo. Okay. Nako, nagwawala pala talaga siya. Hanggang nung tinurn over niya siya sa Addition Hills, ganun pa rin. Opo. Actually, nung tinurn over namin siya sa Addition Hills, kasi pagkababa nila dun banda sa street niya, dire-diretso po siya sa bahay nila. So, sinundan na lang po namin siya. Kasi ang pinaka-ano din namin, gusto namin siyang makitang umuwing safe.
Kasi itong si complainant, ang in-advise po namin, magpo-formal complaint po siya. Yun po yung may hearing-hearing sa barangay. Ngayon, kasi sir, hindi naman siya amoy alak o chinek nyo ba kung nakainom? Hindi po, ma'am. Hindi po siya amoy alak. Namumula ba yung mata niya? May mga telltale po, signs ba normal na po, hindi siya... Normal po yung amoy niya. Normal. At yung itsura niya, yung mata niya o yung... Wala bang kakaiba doon sa itsura niya? Wala po siyang, wala pong kakaiba sa kanya eh. Na masasabi niyo? Maayos naman yung pananamit niya. Actually, may hindi mga naman sa mukhang nakadrugs, ganyan, hindi naman. Hindi po, ma'am. Ah, wala naman. Okay, galit lang siya. Mainit ang ulo. Opo. At nananakit. Yun po. Sige. Tumisigaw po siya yun na hindi daw po siya uuwi, ganon. Kausapin din natin yung pinag-turnover ni Mama Kimberly, no? Si Chairman Carlito Sernal ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong. Sir JB Cabintoy, maraming salamat po. Sige po, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir JB. Ano pong nangyari dito kay Kimberly Vailoses nung tinurnover sa inyo? Well, actually, ngayon po palang nalaman yung issue. Ngayon ko pa lang po na pinapacheck ko pa doon sa blood record namin kung what happened doon sa turnover. Kaya lang wala pa po yung panggabi kasi by shifting po kami. So, hinintay ko lang po yung naging resulta. Pero hindi po ba nakwento sa inyo ng inyong mga tao dyan sa barangay hall kung sino po yung nag-assist? Apo, kasi hindi po pa nakikwento sa akin ng naka-station commander by that time. So ngayon ko pa lang po nalaman yung nangyari po. So hindi po nila nakwento sa inyo kung ano po yung nag-transpire nung dinala po dyan si Kimberly. Meron po ba siyang inaway o nagalit na naman po ba siya? Actually, nagpaliwanag ba siya? Oh, hindi ko rin kasi malaman kung taga saan sa dito sa barangay ko yung kinukumpling respondent kasi nga sa sobrang laki po ng barangay Addition Hills. Eh talagang kailangan i-identify namin kung saan talaga siya nakatira. So kung maaari ma'am, siguro much better na kung meron mang complainan, papunta nila namin sa barangay para makatawag ko na rin po yung tao at makausap na rin natin ng personal. Chairman Carlito Sernal, thank you yes, po. Kasi may mga netizens po na nagtatanong no, na dapat makausap po namin si Kimberly. Kanina po mga kapatid, kinausap namin si Kimberly, nakausap po namin siya no, at sinabi po niya na ayaw daw po niya no, na magsalita or magdepensa kasi wala naman daw po siyang dapat ipaliwanag. Yun po ang sinabi po niya sa mga yes. staff. Pero ang sinasabi lang din po sana ni Kimberly, sana din po, wag na din po sanang may damay po yung kanyang pamilya, especially yung kanyang anak. Okay? Kami po ay magiging patas lang po dito kasi alam mo, attorney, kagabi no, may mga nakita akong post about Miss Kimberly at nakita ko na hindi nga maganda rin yung mga reactions dun sa kanyang anak. So please lang po, wag po sana nating idamay no, yung pamilya at yung anak po ni Miss Kimberly. Opo. And ngayon po, hanggang ngayon po, tinatawagan po namin si Kimberly para po sa kanyang panig. Baka gusto pa rin po niya magsalita no, at makausap din po itong mga complainant natin. Oo, maganda nga sana talaga. At totoo naman po yung mga nasabi lang ni Sherry ngayon, no? Sinusubukan po talaga naming i-convince itong si Ma'am Kimberly Vailoses na makapagpaliwanag dito sa pangyayari kasi nga po nadadamay din po yung kanyang anak dun sa pangbabash ng ilang mga netizens. Sana wag na lang po nating idamay yung walang kinalaman. Pero sana po si Ma'am Kimberly, if ever, gusto po naming marinig ang iyong panig. Okay. Meron din po pala siyang pinapasabi po, no, mga kapatid sa inyo. Sinasabi din niya, imbis na i-bash siya ng mga netizens, ang atupagi na lang nila maghanap daw ng trabaho, mag-aral, isipin din daw paano gaganda ang buhay nila. Yan po ay ipinaparating po ni Kimberly sa lahat po ng mga bashers ngayon. Yun po, attorney, ang sinabi niya okay. sa mga staff natin. Ayaw niya magsalita, attorney. As a staff natin sinabi staff yun. Po natin, yes po. Sa at mensahe yun para sa mga netizens yes na nababasa kasi, kanya. Kasi syempre, kinoconvince po natin na makuha yung side niya. Makausap din po yung mga complainant para kung sakaling madaan naman sa magandang usapan, di po ba? Kaya lang yun po ang ipinarating po ng, ni Miss Kimberly sa atin pero, po mga staff. Kausapin muna natin yung mga complainant kasi as much as possible, sabi nga namin no, dito sa programa, gusto sana naming magkaayos ang mga ang mga parties para wala na lang kasuhan, di ba? Kasi meron namang mga nadadaan sa magandang usapan.
siguro mapagkakailan ni Ma'am Kimberly, kung nakikinig man siya, meron siyang mga nilabag na batas dun sa mga ginawa niya dun sa mga tao. Kay Ma'am Anlin, kay dun sa rider. So, meron din po sanang accountability na tinatawag na sana naman eh makapagpaliwanag siya para sana wala, magkaayos na lang. Sorry po ah. Natatawa lang ako sa comment ng netizens, attorney. Bakit? Sabi ng ilang netizens, pinapaalam po nila Miss Kimberly sa'yo na noted daw po Miss Kimberly at o natawa din sila sa natatawa yung mga complainant. Sabi po ng netizens yan, Miss Kimberly, ah, sabi noted. At sabi pa ni Boyth the Chocolates, mas alam pa niya life ko. Sorry. Oo nga eh. Ma'am, ano pong balak natin? Magkakaso po ba kayo? Or pag lumantad po ba itong si Kimberly at humingi ng tawad, mapapatawad niyo po ba? Hindi po. Kasi binigyan na po namin yun ng benefit of the doubt, ma'am. Kasi nangyari yan nung Sunday. Pinost ko yan nung Tuesday or Monday ba yon? Kasi inantay namin po yan na bumalik ng store, kunin yung laundry niya, tapos magpasensya. Kasi nga, inagrabyado niya kami. Pero proud pa siya na mag-post, tapos may mga nagto-tolerate pa. So yun, masyado akong naano doon, masyado akong nasaktan doon. Kasi parang wala lang sa kanya yung ginawa niya sa amin. Ano pong ginawa niya, ma'am? Yung ano po, yung ginawa niya, parang wala lang sa kanya, proud pa siya. Kailangan namin ng hustisya para sa nangyari po. Yun nga po, no, Ma'am Anlin and Sir Pretty Boy, or nakakagulat lang na ang mensahe pa niya para doon sa mga nambabasa kanya at hindi para sa mga inatrasuhan niya, hindi para doon sa inyo na nasaktan niya at sinigawan niya. Aha, medyo Ma'am Kimberly, kung nakikinig ka man ngayon. And hindi rin po kasi pagmumura lang yung ginawa niya, nagbanta rin po siya na mamamatay kami. Ayun, oo, oh, may pagbabanta nga rin pala, no. Ang sabi niya, mamamatay din kayo, tama? Actually, ma'am, grabe yung trauma nun kasi nung nagbantayan, bumabayan siya dun sa pababa ng City Hall. Eh, akala ko po, pagbalik niya, meron siyang mga kasama. Mm-hmm. So, grabe talaga yung trauma. Pinabalik ko kaagad to kasi wala siya nung oras na to eh. Nag-deliver siya. Dalawa lang kami. Sige, ma'am. Huwag po kayong mag-alala, no? Kapag talagang wala talagang nakitang pagsisisi o paghingi ng tawad kay Ma'am Kimberly, meron po kayong karapatan, no, makapag-file ng kaso at tutulungan naman po namin kayo. Yun nga po yung palaisipan sa mga complainants po natin at sa ating lahat ngayon kung bakit siya galit na galit nung February 13 ng gabi. Actually, limited po kasi tayo sa facts kasi po andito po yung mga complainant at kahit sila po, hindi po nila alam kung bakit bigla na lang daw nagwala. No? Actually, tama ba, Ma'am Anlin, nung binaba niya yung laundry, 30 minutes ago, before siya bumalik at magalit, nakangiti pa siya, tama? Yes po, ma'am. Masaya pa siya? Ako, may CCTV po kaming binigay. Yun po. Ayun, may CCTV. Iniisip na po namin, baka mag-re-establish siya sa labas, tapos kami napagbuntunan niya. Hindi ba may sinabi siya rin si Ma'am Kimberly sa mga researcher natin na may narinig daw kasi siya na nagpanting yung tenga niya? Oo, parang may kwento, oo, may angulo kasi na sinasabi na parang, ma'am, sinasabi niyo daw po na minamata niyo siya dahil mayaman siya. Parang ganun po eh. Na minamata niyo daw po siya dahil siya daw po ay may kaya. Ano daw po yun, ma'am? Ma'am, first of all po, customer namin siya. Bakit po namin siya gaganunin? May narinig daw siyang ganun, attorney. Ito, nanonood po siya ng videos eh. Nanonood ng video si Kuya Rider. Siya, oo. Pagkatapos, anong video yun, sir? Ikwento ko na lang po. Bali, ganito po yun. Dumating nga po siya, magbabayad siya sa kaha. Then, tumingin siya sa akin, inalok ko po siya na kumain. Sabi ko, hi ma'am, kain po tayo. Saan po kayo galing? So, yun po yung sinabi ko sa kanya that time. Tapos, meron po kong katabi na kasama ko din sa trabaho na sabi niya, tingnan mo to, nakakatawa. Yung sa video po ng TikTok na yung pusa po, sinasampal niya yung amo niya dahil nag-mimic. So, tumawa po kami pareho. Nakatalikod po ako banda sa kanya. Bigla lang po siyang lumapit sa akin. Then, ang hampas po siya ng kamay. Mm, wala naman po kami sinabi na mayaman siya or ano. So, meron kayong pinagtatawanan nung mga panahon na yun. Pero, ang pinagtatawanan nyo, yung video. Nasa video. Nakita naman po niya na doon kami nakaharap dalawa sa cellphone at hindi kami nakaharap sa kanya. Ay, meron na tayong ano, netizen power.
Sherry. Si Ma'am Malu, Supangan ng Zamboanga del Norte. Ma'am Malu, magandang hapon. Hello, good afternoon po. Good afternoon, madam. Yes po, ma'am. Ano po ang komento natin dito, ma'am? Hindi ba ka po kasi may problema po siya sa family niya or sa ano niya, pero wala po siyang, talagang ganun po yung consequence na dapat bayaran niya. Madadaway talagang family niya sa inasta niya po. Mm. So, magpaigi na magsalita po siya para mabigyan po ng ano kalinawan yung side niya. Mm. Hindi po yung netizen po ang pagsabihan niya, hindi naman po yung netizen ang may siya may kasalanan kundi yung mga complainant po. Pero may pattern no, Ma'am Malu. Kausapin ko si Ma'am Malu. Alam niyo, napansin kong pattern dahil dun sa sinabi niyo. Ang hilig niya mangdamay ng ibang tao na siguro wala namang kinalaman kung bakit siya galit nung araw na yun. Kasi point na pati netizens na damay, no? Anong malay ng mga netizens doon? Kasi actually, ma'am, nakita ko na po yung video na yun kahapon. Mm. Talagang nanggigil din ako sa kanya. Mm. Tapos, parang, pero on the other side po, parang inisip ko na lang na siguro nga talaga may problema siya sa family niya or sa personal niya na buhay o di kaya sa love life siguro kasi 13 yun, baka mainit ang ulo, walang date. Oo, medyo alanganin po yung date, no, Ma'am Malu? Opo. So parang, pero talagang hindi niya may iwasan na hindi madama yung family niya, yung anak niya, kasi nakilala siya eh. So dapat before siya wag, ano, ng ganun, dapat magsalita na lang siya ngayon para naman maliwanagan din yung sa side niya. Hindi yung pagsabihan pa niya yung netizens. Eh talagang mababash siya. Kasi wala siyang paliwanag about kung anong nangyari sa sarili niya. May marami nga nagsabi na baka daw sinapian, ganyan-ganyan. Baka naman hindi. Oo, yun nga. May pinagdadaanan. Baka may pinagdadaanan, pero hindi naman excuse yung pinagdadaanan para manakit ka ng ibang tao kaya, o manigaw. Opo, opo. Kaya wala talaga siyang rason na, or parang mag-ano sa mga netizen na magsabi na huwag pakialaman ang buhay niya. Kasi siya mismo, umasang siya lang ganun sa public place. Kawawa din naman yung mga staff na inanong niya. Okay. Opo. Maraming salamat, Ma'am Malu, no? Napaka-insightful po ng mga nasabi nyo. Opo. Thank you din po. Ma'am Anlin, ano po ba ang plano nyo, ma'am? Ano po ba ang gusto nyong mangyari, ma'am? Pasuhan po siya, ma'am. Kasi may mga na-receive rin po ako mga message sa mga nagawa niya dati pa ng bullying. Tapos nalaman ko rin po na dati pala nakulong na siya ng isang linggo, ganun po. Nako. So, parang ano po, hindi ko po alam, parang hindi na po gawin sa iba. Baka mamaya, pag yung na ganun niya, patulan siya, parang ganun, may masamang mangyari sa kanya or may magawa siya na tsaka yung, okay, sige. Sabi nga namin, gusto man sana naming tulungan, no, si Ma'am Kimberly. Nakikita nyo naman po, Ma'am Kimberly, sinusubukan po naming intindihin yung side ninyo. Pero, well, hindi po kayo kasi nakipag-participate. Kung gusto pong magkaso ng mga complainant, wala po kaming magagawa. Tutulungan po namin sila dahil karapatan po nila yon. At kailangan po nating managot doon sa mga maling nagawa natin. Yun lang, no, hindi niya kasi nire-recognize yung mga maling ginawa niya. At kung wala po. Wala, no? Yun kasi yung problema. So, sige po, Ma'am Anlin, Sir Pretty Boy, kung talagang yan po ang desisyon, tutulungan po namin kayong makapag-file ng kaso, no, against dito kay Mama Kimberly Vailoses. Thank you po. Sinasabi ng netizens, nagpapaniwala daw kay Kimberly. Yun po ay kwento lang po ni Kim sa aming staff, no, na may narinig nga daw siya na minamata daw siya dahil siya ay mayaman. Na parang iniinsulto siya dahil siya ay mayaman. Okay, hindi naman ibig sabihin nun na kami kumakampi dahil yun ang sinabi niya sa aming researcher. Oo, nagiging patas na may lang. May naririnig daw siya na minamata siya na parang iniinsulto siya dahil siya daw ay may kaya sa buhay. No? Yun ang sinabi ni Kim sa aming researcher. Mm. Oo, kaya kinlaro namin kasi baka mamaya may nasabi itong sila, yes. Ma'am Anlin. Kasi yung mga netizens din kasi kanina, diba, Shari, nagtatanong bakit ba galit na galit itong si Ma'am Kimberly. So, sinusubukan lang namin tignan yung angulo base dun sa mga sinabi ni Kimberly nung kausap siya ng mga staff, no, ng mga researcher. At according to Kimberly, yun ang nangyari. Pero naipaliwanag naman nila, Ma'am Anlin, na meron silang pinapanood na video.
Okay? At yung video na yon ay nakakatawang video, doon sila natatawa sa video. Meron po kasing mga ganyang instances eh, yung iba pala yung pinagtatawanan, akala nung taong nagalit, siya yung pinagtatawanan. Baka kasi ganun. Pero hindi nga natin makonclude dahil wala naman po si Ma'am Kimberly dito para talagang sabihin sa atin na yun ba talaga ang dahilan kung bakit siya galit. At yung history niya po, ipapacheck po natin yan, no? Maraming salamat Ma'am Anine sa pag-point out. Kung may iba pa po na naging biktima ni Kimberly, makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin para din matulungan natin itong mga complainant pag nagkataon po. At sana Ma'am Kimberly, kung nakikinig ka, open din po naman ang aming linya para po sa inyo, para po marinig po ang inyong panig. Okay po. Okay. And Ma'am Anlin, huwag niyo po ibababa yung telepono at kami po itutulong na makapagsampa po kayo ng kaso laban dito kay Kimberly Vailoses. Okay po, kayo pong tatlo. Huwag niyo po ibababa yung linya, ma'am, ha? Tutulong po kami sa inyo, ma'am. Salamat po, ma'am. Mabuhay po kayo at magandang hapon po. Salamat po. Pero attorney, ano po ang possible po na kaso po kapag ganito po? Depende kasi dun talaga sa magiging facts na ikukwento nila Anlino. Pero nakikita ko kasi dito, wedding slander by deed, depende dun sa mga sinabi talaga. Kasi hindi nila masabing iba dahil may mga mura kung ano-ano pa daw sinabi before nung video. Slander by deed, pwedeng unjust vexation, yung sa threat, yun din, posible din kasing magkaroon ng kaso doon. Kasi mabigat yung mga sinabi niya eh. Diba, as in mamamatay kayo at may pagbabanta na babalik siya, mga ganon. So yun, medyo maraming problema pag natuloy yung kasuhan, lalo na may video. Okay.